be. Let that grace now, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it. Seal it for thy courts above. Dalangin tayo. Panginoon, salamat po sa sandaling ito na pinagtipon niyo ang inyong mga tao, Panginoon, lalo na sa mga kababaihan sa araw nito. Tunay, Panginoon, na napakalaga sa amin ang pagtitipong ito sapagkat dito po ninyo kakausapin ang mga kababaihan tulad ng inyong pagkikipag-usap din sa kalalakihan kung paano may hayag ang inyong pong layunin sa buhay po ng bawat isa. Kailangan namin, Panginoon, ang inyong mga salita sapagkat prone to wonder kami, Panginoon. Prone kami, Panginoon, at tumalikod sa inyo lalo pag may problema o di kaya anumang kasiyahan sa aming buhay ay talagang nagagawa namin ito, Ama, ng panandalian na bagamat hindi dapat sapagkat ang buhay namin ay buhay panalangin anumang sandali. Kaya Lord, samahan niyo kami, tulungan niyo kami sa aming pong pag-aaral ng iyong salita ngayon upang madagdagan ang aming kaalaman at ang kaalaman namin ang siya magpapatibay ng aming pong pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y isamot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nice kung buksan natin ang ating Bible sa ating pag-aaral ngayon. Maraming kagugulat niyo yung text na ating gagamitin dahil ito'y madalas nating napapakinggan at ito'y tumutukoy sa mga manggagawa ng Panginoon. 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 3. Now, wala namang pinipili ang salita ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay relevant sa lahat ng tao. Ano mang edad, ano mang likas o lalaki o babae, ano pa man, eh para sa lahat ito. Ito ay angkop para sa lahat ng tao at sa lahat ng kalagayan. 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 3. Ito, dito natin kukunin ang mensahe para sa mga kababaihan. Ang sabi, tapat ang salita kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagbigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, hindi mahinahon, hindi palaway, at hindi maibigin sa salapi. At yan ay tuloy-tuloy pa tungkol sa pagpili ng isang pastor o isang obispo. Ngunit ang salita ng Diyos ay angkop para sa lahat. Kaya kung ating tanggalin yung obispo at gawin nating babae, kababaihan, o ina, ganito ang sabi, verse 1. Tapat ang salita kung ang sino man ay naghahangad na maging isang ina, maging isang butihing babae, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan ng ang babae o ang isang ina ay walang kapintasan. Asawa ng isang lalaki, mapagpigil, matinong pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaaway, at hindi maibigin sa salapi. Nakita nyo? Angkop ito sa lahat ng tao. Kaya ang salita ng Panginoon ay para sa ating lahat. So, ang pagiging alagad ni Jesus ay hindi lamang sa kalalakihan, kundi lalaki at babae. Kaya kung alagad tayo ng Panginoon, kayong mga kababaihan at kalalakihan, ay dapat kapwa tayong lumalago upang mahubog sa larawan ni Jesus. Yun ang pagkakatalaga sa atin, di ba?
Romans 8:29, tayo ikinilala ng Diyos bago pa lamang likhain ng mundo sa layuning maging kahawig tayo o kamukha ng anak niyang si Jesus. So tulad ng isang lalaki na alagad, naghahangad na maging lingkod, hindi lamang pastor, kundi maging lingkod o maging totoong Kristiyano, dapat siya ay walang kapintasan. Ang sabi diyan, siya ay dapat walang kapintasan. Sa English, above reproach. Ganun din naman ang ina o ang pagiging dalaga. Dapat walang kapintasan. Lapat ito sa lahat, pati sa mga kababayan. So dito sa ating binasa na sipi, alamin natin ang tatlong bagay na kailangan natin, lalo na sa partikular sa kababaihan, kung paano tayo maging isang alagad ni Jesus na walang kapintasan, above reproach. Una, tignan natin ang hindi ibig sabihin ng walang kapintasan. Ikalawa, tignan natin ang ibig sabihin ng walang kapintasan. At ikatlo, tignan natin paano maging babaeng walang kapintasan. So una, tignan natin yung kahulugan, ano yung hindi na walang kapintasan. Verse 1, ganito ang sabi. Tapat ang salita kung ang sino man ay naghahangad na maging babaeng walang kapintasan, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. So pinapakita rito sa talata ng isang Kristiyanong babae ay hindi dapat maging kampante na marami na siyang alam. Sapagkat ang pagiging maraming alam, hindi nangangahulugan na sa kanya ang katangian ng walang kapintasan. So dito sa mga sa talatang ito, verse 1, ay mayroong pagnanais. Kaya nga, upang malaman natin ang hindi kawalang kapintasan ay hindi kampante sa maraming alam na hindi na niya kailangan magbago. O di kaya, nasisiyahan na siya sa buhay niya ngayon. Marami sa atin ngayon, mga kababayan, nasisiyahan na, natutuwa na sa kanilang kalagayan, na sila'y miyembro, na sila'y nakakadalo, kahit hindi dumadalo, eh, kampante na rin sila, Kristiyano na eh. Wala naman silang ginagawang kasalanan, wala naman silang ginagawang masama. So, ibig sabihin, wala silang kapintasan. Hindi yan ang ibig sabihin, yung walang kapintasan. So, dapat natin malaman na ang isang walang kapintasan, hindi nangangulugan, unang-una, na siya'y perfecto na. Hindi porque perfecto ka na, eh wala ka ng kapintasan. Pag sinabing perfecto, hindi ka na nagkakasala, hindi ka na nagkakamali, kaya walang dapat maipinta sa iyo. Kundi, ang isang taong walang kapintasan, dapat may paghahangad na maabot ang nararapat niyang abutin. Tignan niyo ang sabi sa verse 1. Tapat ang salita. Kung ang sino man ay naghahangad na maging totoong babae, totoong ina, siya ay nagnanais ng magandang o mabuting gawain. Mayroong hangarin ang isang totoong babaeng Kristiyano, naghahangad, hindi kampante o nasisiyahan na siya, na membro na siya, matagal na siyang Kristiyano, matagal na siyang dumadalo, hindi yun ang batayan ng pagiging above reproach. Hindi yan ang ibig sabihin. Kundi, ang babaeng naroon sa walang kapintasan, naroon sa kanyang palaging paghahangad na mayroon pa siyang maaabot. Ibig sabihin, madagdagan pa ang kanyang karunungan, madagdagan pa ang kanyang pamumuhay katwiran, madagdagan pa ang pamumuhay niyang banal. Hindi siya kampante, hindi siya nasisiyahan sa ganung kalagayan. At ikalawa, hindi rin ibig sabihin above reproach o walang kapintasan ng isang babae kung matagal na siyang believer. Marami kasi sa atin ngayon kampante na. Alam nyo, napapansin nyo naman siguro yan sa ating kapaligiran. Hindi ibig sabihin na matagal na siyang believer. Bakit?
Philippians 1:6, gusto kong basahin natin. Philippians 1:6. Ang sabi rito, ako'y panatag sa bagay na ito, itong sabi ni Pablo, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, sino nagpasimula sa atin mabuting gawa? Ibig sabihin, pag sinimulan tayo ng Diyos ng mabuting gawa, magpapatuloy na magiging mabuti. Ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Wala pa tayo sa araw ni Jesucristo, yung muling pagbabalik niya. Sa makatwid, hindi dapat maging kampante ang isang Kristiyanong babae. Hindi dapat siya nasisiyahan na siya ay ganito na, miyembro na, kundi dapat malaman na ang Diyos ay patuloy pang gumagawa sa atin. Kasi hindi pa tapos ang Diyos eh. Pag hindi pa tapos ang Diyos, ibig sabihin, kulang pa. Hindi pa sapat yung 20, 30 ka ng Kristiyano, eh, kampante ka na. Okay na sa'yo, anong mamuhay, kahit anong gusto mabuhay, hindi pa tapos. Kahit gaano ka nakatagal ka na believer, ay hindi ka pa rin sapat. May kapintasan ka pa rin. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 6. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 6, ganito ang sabi. Masdan ninyo, alam kong masasaktan tayo sa salitang ito. Matagal na tayong Kristiyano, 35 years na tayo nagsasama-sama. Ganito ang sabi ni Pablo, subalit ako, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na magagaling, mga kampante, mga nasisiyahan sa kanilang sarili, na sila ay mga gifted Christians. Ang sabi nila, sabi ni Pablo, subalit ako, mga kapatid, ay makapagsasalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, hindi daw, sabi, hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual. Now, ang mga Kristiyano rito, mga espiritual ito, mga gifted ito. Pero hindi rin makausap ni Pablo ang mga Kristiyano sa Korinto ng espiritual. Kundi ano, paano niya kinakausap? Kundi tulad sa mga makalaman. Nakita niyo? Pag sinabing makalaman, ay punong-puno ng kapintasan. Kahit gifted na mga Kristiyano rito. Tulad sa mga sanggol kay Kristo. Now, gaano man tayo katagal na Kristiyano, 30, 40, 50 years na, we will remain baby pa rin sa mata ng Diyos. Dahil ang Diyos ang perfect eh. Hindi tayo makakaabot doon sa perfectness ng Panginoon. We will still remain baby para sa Kanya. Sanggol pa rin tayo. Sa atin, sinusukat natin sa tagal ng panahon, sinusukat natin sa marami na tayong alam theology, kaya sabi natin malago tayo, sinusukat natin sa marami na tayong mga pagbabago na ginagawa, sinusukat natin sa marami na tayong nagagawa, kaya sinasabi natin tayo matured na. Pero sabi ni Paul, kahit matagal ka na sa mata ng Diyos, you're still His baby. Kaya hindi pa tayo ganong makakausap. At totoo dyan, hindi pa talaga tayo makakausap bilang isang mature. Kasi pag tayo'y nakarating minumisahe, reklamo agad tayo eh. Di ba? Kino-question agad natin, tama ba yun? Grabe naman yan. Di ba? Tinan niyo yung reklamo nung mga nag-interview kay Joy Spring, mga walang alam. Aba, reklamo sila. Imposible yan. Eh, kahit mga matatagal ng Kristiyano, ganun din eh. Maraming imposible. Kaya may kapintasan pa rin. Verse 2, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matitigas na pagkain. Sapagkat hindi pa ninyo kaya ito hanggang ngayon. Ay hindi pa ninyo kaya sapagkat kayo ay makalaman pa sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo ay hindi pa kayo'y, di ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Nakita nyo? Kung talagang malago tayo, makikita natin kung mayroon tayong pag-uswag ba, pag-angat ng ating kalaguan, nagiging mga lingkod tayo ng Panginoon sa karian. Eh, until now, eh, kailangan subuan pa tayo ng mga pagkaing espiritual na kinutsara eh. At nabibiloakan pa tayo, nagagalit pa tayo. Dapat sana tayo na mismong nagsusubo rin sa iba. Pero hindi pa natin magawa. Why? Because we are still baby. We have to grow. Kaya nga, kailangan talaga na hindi tayo maging kampante sa matagal na tayo, matanda na tayong Kristiyano, eh hindi yan ang sukatan ng pagiging above reproach. Kulang pang ating kalaguan.
makalaman pa rin ang ating isipan dahil binabatay pa rin natin yung ating pangatwiran sa makalaman, no? Ng kalaman ng pangatwiran. Hindi pa tayo makakatanggap ng mga mabibigat na aral. Oh. Pagka tayo tinuruan ng ganito, kukontra agad isipan na paano imposible mangyari yan? Ayaw nating sundan at ating paniwalaan, ano ba sinasabi ng Bible? Pareho naman tayong tumiting sa Bible, pero mayroon tayong preconceived idea eh. Mayroon tayong nakatago na pwede nating panlaban, no? So, yun ang hindi batayan. So, ang pagiging above reproach, hindi ibig sabihin, perfecto ka na. O di kaya, hindi ibig sabihin, eh matagal ka ng believer. O di kaya, eh marami ka nang nagagawa sa iglesia. Hindi ibig sabihin, eh perfect na, above reproach ka na. Masigasig ka sa lahat. Ikalawa, tignan natin, so yun yung una, yung hindi ibig sabihin ng above reproach. Ikalawa, ano ngayon ang ibig sabihin ng above reproach? Ano ibig sabihin ng walang kapintasan? Basahin natin muli ang Timothy 3 verse 2 at ating tignan dyan ang implication. Ganito sabi, kailangan na ang obispo, palitan natin yung obispo, kailangan ang isang makadiyos na babae ay walang kapintasan, yun na, above reproach. Pag sinabing walang kapintasan, meaning to say, ini-apply, pwedeng mangyari na magiging wala ka talagang kapintasan. Kasi mayroong possible eh, kailangan eh, sabi, kailangan ng isang babae ay walang kapintasan. So anong pamantayan? Unang-una, asawa ng isang babae. Eh, tumutukoy sa lalaki, palitan naman natin, eh, husband ng isang lalaki. Ang ibig sabihin, hindi mahilig sa lalaki. Yan naman ibig sabihin talaga eh. Yung kung lalaki, hindi mahilig sa babae. Meaning to say, mayroon siyang protection sa kanyang sarili. Pag nakipag-usap sa isang lalaki, eh dapat nakikita ng marami. Hindi lihim. Kasi pag naglihim kayo, nandun kayo, separated kayo, eh punong-puno ka ng kapintasan. Right? Kaya ako naninita kapag ka mayroong nagtatago o nagsasarili na nag-uusap, sinisita ko talaga yan. Kasi biblical yan eh. Kahit na siya matalino o maraming alam, matagal ng Kristiyano, pero pag ginagawa niya yan, eh hindi gawain ng isang taong walang kapintasan. Pero pwedeng maging walang kapintasan. So ang sabi dyan, verse, totoo, sabi, asawa ng isang babae, mapagpigil. Okay? Matino ang pag-iisip. Ibig sabihin, pag matino, ay open sa lahat. Hindi siya mayabang, ano? Kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo. Pag sinabing mapagpatuloy ng panauhin, ang tawag niyan sa atin, hospitable. Okay. So, ito ang ibig sabihin ng walang kapintasan. Apat na bagay. Hindi ibig sabihin na pag wala kang kapintasan, hindi ka na nagkakasala o hindi ka nagkakamali. Pero sa iyong pagkakasala, mapapatawad ka dahil tapat ka sa kasalanan mo, hindi patago. Kaya nga, walang maipipinta sa iyo dahil tapat kang nagsisisi, tapat kang maamin sa iyong kamalian. Ngayon, bagamat mayroong kapintasan, pero natatanggap dahil sa tapat sa pag-amin ng kasalanan. Pero itong apat, ano yung above reproach ayon sa Biblia? Now, mayroon tayong kasabihan, let the scripture interpret the scripture. So, ang banal na kasulatan ang magbibigay sa atin ng paliwanag. Kukuha tayo ng mga cross-reference sa Biblia. Ano ibig sabihin ng above reproach? Yung walang kapintasan. Una, basahin natin ang Colossians 1:10 at saka 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Ito yung una. Ang isang taong walang kapintasan, siya ay nagbibigay lugod sa Diyos araw-araw. Huh? Siya ay nagbibigay lugod sa Diyos araw-araw. Basahin natin Colossians 1:10. Ganito ang sabi.
upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, ibig sabihin, walang kapintasan, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Now, ang sabi sa una, kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon. Pag sinabing lumalakad, mean to say lifestyle na natin, ugali na natin, kumbaga sa salitang kanto, bisyo na natin, ang mamuhay araw-araw na nagbibigay lugod sa Panginoon, namumunga sa bawat gawang mabuti, lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Now, lahat ng ito, ang paglakad ng narapat sa Panginoon, kapag lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Tandaan natin, saan natin makikita sa Biblia yung ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman, karunungan. Tandaan niyo yung kung saan? My people perish for lack of knowledge. Knowledge about what? Knowledge about God. Napapahamak daw. Kasi kulang sa kaalaman. Pero sabi nito sa atin, lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Yun yung nakakalugod sa ating Panginoon. Walang kapintasan yan sa mata ng Diyos. Nagbibigay luwalhati araw-araw sa pangalan ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Na itong taga-Tesalonica, medyo kahanga-hanga ang Kristiyano rito. Kaunti lang sila at batang-bata. Pero makikita natin sa kanila yung ugaling walang kapintasan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Ganito ang sabi. Katapos-tapusan, mga kapatid, hinihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong Hesus, yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos, na tulad ng inyong ginagawa ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa. Ginagawa na nilang lumakad sa Diyos na nagbibigay lugod araw-araw, pero ang request ni Paul, gawin nyo pa ng higit pa. So hindi sila, wala silang kapintasan pagdating sa paglakad nila sa Panginoon. Bakit? Dahil kilala nila ang Panginoon. Nakikilala nila, lumalago sila sa pagkakilala sa Panginoon. So yun yung unang katangian ng isang above reproach na babae, no? Nagbibigay kalugod-lugod o nakapaglulugod sa Diyos araw-araw dahil kilala niyang Panginoon. Ikalawa, ang isang babaeng above reproach, dumidepende palagi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa paggawa ba ng pagluluto mo ba, Flore, saan ka nakadepende pag nagluluto ka, yung masarap na luto? Sa ano mo? Sa ex, anto? Sa iyong pagiging, ano? Tagnito, yung bihasa. Di ba? Sanay ka na eh. Alam mo na kung ano yung merkado. Oo nga, pero nang titiwala ka sa sarili mo. Pero mas gusto ng Panginoon, bago ka magluto, Lord, tulungan mo ako. Gabayan mo ako. Pagyamanin nyo yung binigay nyo sa akin kaalaman sa pagluluto. Di ba siya nabibigyan ng lugod? Hindi ka dumidepende sa'yo, bagamat tungkulin mo talagang magluto. Pero dahil gusto mo siyang bigyan ng lugod araw-araw, maging sa pagluluto mo, kabisado mo na, Ricardo, eh hinihingi pa rin ang kanyang pahintulot. Napakaganda nun. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan mo. Sabi niya kay Pablo, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Pero mo, yung pagiging matagumpay ni Pablo bilang apostol, hindi siya namamatay, pinagbabato siya, hindi siya bumabagsak, hindi siya nanghihina. Pero
tinanggap niya yung sarili niyang lakas, sarili niyang pagsisikap, right? Pero ang sabi ni Pablo, hindi eh. Sa aking kahinaan, ako'y dumidepende sa kapangyarihan ng Diyos. Now, para maunahan, halimbawa, sa akin, pa ako nag-aral, nangaral, alam ko na eh. Sabi nga ng mga kapatid kong kalalakihan, eh pastor eh, tignan mo lang yung verse, alam mo na paano i-divide. Sa akin sarili. Pero hindi pa rin ako nagtiwala doon. Kasi hindi yon ang makapagliligtas sa mga makikinig. Hindi yon ang makapagpapalago sa makikinig. Ginagamit ko ang aking kakayanan, yung aking natutunan, pero umaasa ko sa kanyang kapangyarihan. Salita pa rin ng Diyos ang dapat ipahayag ko, hindi yung sarili kong isip. Sabi nga ni Mama, mayroon ka naman sinasabi sa preaching Papa na sarili mo ah. O, teka ma, ganito yun eh. Una, pinapaliwanag ko yung buhay ng mga Israel, di ba ma? Kanina? Buhay ng Israel, salita ng Diyos yun. Pagkatapos, ipinapakilala ko si Kristo. Doon na-apply ko ano yung kamatayan ni Kristo. Pagkatapos, saka ko ipina-apply yung sarili kong buhay. Example, paano niya ako niligtas sa aking kasamaan. Ganon. So, ang unang natatanggap nila, salita ng Diyos, at natatanggap nila ang biyaya ng Diyos, si Kristo. Bago pa lamang gamitin yung aking example. Salita ko lang yun, hindi yung makapagliligtas. Pero makapagbibigay linaw sa ginawa ni Kristo at sa kalooban ng Diyos sa Israel. Kaya nga, etong sinasabi ni Pablo rito, sa kanyang kahinaan, hindi siya nagtitiwala. Hindi siya nagtitiwala sa sarili niya, kundi lalo pa siya nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi pagka, halimbawa, nagtitiwala ko sa sarili ko, aba, mayabang akong tatayo dyan, bidang-bida ako dyan, kasi mahusay akong magsalita eh, sarili na ako eh. Pero ang nangyari, titigan ng tao, hindi ang Diyos na lalawalhati eh, kundi ang sarili niya. Papansin niyo yan? Kaya makikita natin dyan, kung ang isang tao nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos talaga naluluwalhati. At yan ay si Pablo. So, ano raw yung above reproach? Una, nagbibigay lugod sa Diyos araw-araw sa lahat ng ginagawa. Alam naman natin, 1 Corinthians 10:31. Ano man ang ginagawa natin, kumakain, umiinom, gawin natin sa ikaluluwalhati talaga ng Panginoon. Yan yung above reproach sa ating Panginoon. Ikalawa, dumidepende sa kanyang kapangyarihan. Sa aking pag-preach, wala naman akong masasabi, kaya takot ako, nanginginig ako pang nag-preach dahil baka magsalita ko sa akin lang at hindi batay sa salita ng Panginoon. Delikado yun. At pangatlo, ang isang babaeng above reproach ay nabubuhay para sa papuri ng sa Diyos. Nabubuhay siya para purihin ang Diyos sa kanyang ginagawa. Philippians 1:11. Ganito sabi. Ang sabi sa Philippians 1:11, sana basahin natin verse 10, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluwalhati at kapurihan ng Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa, kahit sa bahay, pagluluto, paglalaba, pagkasikaso sa inyong mister, pagpapakain ng inyong mga anak, do all for God's glory. No? Kaya nga, bilang mga lingkod din, hindi ko pwede ipagmalaki yung kakayanan ko eh. Kundi gagawin ko ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi sa aking sariling kapurihan. Kaya, lagi tayo dapat manginig palagi. At pang-apat dyan, lagi tayong nagpipray. What do you mean by laging nagpipray? Pwede ba tayong lagi magpray? Ikaw, Flor, nagpipray ka ba lagi? Sa oras lang, no? Kung kailang gusto. Pero ang utos ng Panginoon sa atin, eh, huwag tayong tumigil. Nababanggit lang, okay. So, pag sa ibang oras na, hindi ka na nagpipray. Hindi, maging tapat lang tayo. Sa gabi lang, sa umaga. Basahin natin yung halimbawa sa
sa 26 verse 41. Matthew chapter 26:41. Ang sabi, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Pag hindi pala tayo nananalangin, nasa tukso na tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang malagad, kaya't maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig sa tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Ngayon, para maunawa natin yan, pinaliwanag ito ni Pablo sa Tesalonica. 1 Tesalonica chapter 5 verse 17. Ganito ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Manalangin kayong walang patid. 18. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Nakita nyo? Ang sabi sa 17, manalangin kayong walang patid. Na sa lahat ng bagay, anumang sitwasyon sa buhay natin, ay ipagpasalamat ninyo. Bakit? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yung bang magpasalamat tayo sa Diyos, panalangin yan? Okay. Halimbawa, tinamaan ka ng bola rito ng baseball, bukol. Masama yun. Magpapasalamat ba tayo? Sa Diyos? Nasaktan ka na. Siguro sabi mo sa mga, pistingawa mo. Pero, mag-isip kayo ng bagay na kaya niyong ipagpasalamat. Ano yung pagpasalamat? Tinamaan ka na ng bola rito, ng baseball. Laki ng bukol mo. Pero ano yung mga pwede mo ipagpasalamat sa Diyos? Oo, hindi ka nabulag. Hindi ka namatay. Di ba dapat ipagpasalamat yon? Kaya ang sabi dyan, sa lahat ng bagay, ay maghanap tayo ng pagpapasalamat sapagkat yun ay panalangin. Yun ang sabi sa 17 eh, manalangin kayong walang patid. Ano ibig sabihin nun? Nabubuhay tayo sa Diyos sa lahat ng sandali na ang ating puso, ang ating isipan, laging nasa Diyos. Laging nasa Diyos. Kaya nga, paghalimbawa, nadulas ka, Panginoon, hindi yung nadulas ka, nakasanayan mo, OMG! Alam nyo, ako, pwede namang gamitin yon, pero never sa Bible na ganung klaseng prayer. Oh my God! Na ang context niyan, sino yung lagi nagsasabi? Kada ba yan sa cowboy yan eh. Sa lumang panahon pa, Western pa, kay John Wayne pa yan eh. Pagkasabing na madisgrasya yung tao, nagagalit yung kalaban si John Wayne, oh my! Naging bukang bibigyan hanggang sa moderno yung akala na it's a way of praying. That is not, pagsuswear yan eh. Pagmumura yan eh. Ang connotation talaga dyan, pagmumura yan eh. Oh my God! Kasi galit na galit siya eh. Pero when it comes to prayer sa atin, ano man ang kalagay natin, bago ka magsindi ng ano, kalimbawa, Panginoon, tulungan niyo kung nasan na masindihan ko ito. Ano pang ginagawa? Magluluto. Sa buong araw, conscious ka sa presence of God. Yun ibig sabihin ng manalangin. Papasalamat. Ano man mangyari. Dahil conscious ka eh, na alam mo, walang aksidente. Na-aksidente ka nga, nabukol ka, pero walang aksidente na mangyari sa iyon. Dahil susubukan kung talagang tatawag ka sa kanya o magmumura ka doon sa nakababato sa iyo. Lahat ng, sabi nga, in all things, God works together for good para sa atin. So dapat yung maging conscious tayo dyan, nagiging walang kapintasan tayo sa harapan ng Diyos. Sino pa sa inyo ito mahilig lagi magagalit? Lagi nagbubunga nga. Hindi lang makita yung post-pro, nyalo lang, pala ako. Kung saan-saan na nakarating, pati lola ninyo, nababanggit nyo na sa galit ninyo. Sana ay alisin natin yan. Maging conscious tayo sa Diyos. God conscious tayo. Kasi pag tayo po'y God conscious, ano man ang kalagayan, lagi nating nakadepende tayo sa Panginoon eh. Yun tinatawag naman na lang kaya na walang patid. Sa lahat ng bagay, ipagpasalamat ninyo. So. At pag yan ang ginawa natin, ninyo mga kababayan,
natutuwa at nalulugod, napupuri ang Diyos. Sino ngayon ang mamiminta sa inyo pag ganun ginagawa nyo? Sino maghanap sa inyo ng kapintasan para kayo ay maging kapintas-pintas? Wala. Yan yung sinabi sa Matthew 5:16. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw upang makita ng mga tao ang inyong mga gawa at sila man din ay magpupuri rin sa inyong Diyos. So, alisin nyo na yung lagi nagagalit kayo sa misteryo nyo pagka hindi nyo makita, no? Pagka nawalan ka ng gas at kalan, magluluto ka, ano yung sigaw mo? OMG? Wala namang gas? Sana iwasan natin, kundi let us be conscious. Tawagin natin ng Diyos, magpasalamat tayo. At ito pa, last na walang kapintasan sa mata ng Diyos. Yung bang, ano man ang maging kalagayan natin, mag-away man kayo ng misteryo nyo, maggalit man kayo sa mga anak ninyo, ito lang, binanggit lang ni Mama to kanina eh, nakahiga pa kami umaga. Sabi niya, alam mo pa, pagka tayo hindi nagkakaintindihan, bakit pa tayo nag-aaway minsan pa? Wala naman dahilan ng pag-aaway. Tsaka, totoo nga, wala naman. Pride lang natin. Di ba? Minsan, hindi kami nag-iimikan maghapon eh. Labay-labay lang, oh, salmo lang. Ang bigat. Subukan na, subukan niyo ba yan? Ang bigat, di ba? Di ba ang bigat? Why? Kapintasan sa mata ng Diyos. Pinipighati natin yung Espiritu Santo nasa atin. Kaya tayo nasasaktan because of that conscience, ang conscience natin ng Espiritu ang nakatira dyan. Ang Espiritu Santo, nagigrieve, tayong nasasaktan, meaning to say, makipagsundo na. Di ba? Kasi pag hindi, nasisira yung ating relationship sa kapwa at relationship sa Diyos at nawawala tayo sa fellowship sa presence of God. Ganito ang sabi sa James chapter 5 verse 16. Ganito, pagka may problema, anumang kalagayan, asawa man, kapatid man, kapitbahay man, ang sabi rito sa verse James 5 verse 16. Kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Nakita nyo, ang hirap na may sama ng loob eh. Diba? Pambihira, ketchup lang eh, nag-away pa kayo, dalawang araw kayo hindi magkausap ng mister mo. Diba? Sabi niya, upang kayo gumaling, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kung mayroon kang sama ng loob, may broken relationship between you and your husband or your children, hindi magandang testimony yon. Broken relationship yon. Kaya ang isang babae na above reproach, lagi niyang tinatama ang kanyang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Walang kapintasan yan. Yun ibig sabihin ng above reproach. Okay? So yung tandaan natin, apat, lima yon, no? Paano, o ano ibig sabihin pala ng walang kapintasan? Una, nagbibigay luwalhati sa Diyos araw-araw. Ikalawa, dumidepende sa kapangyarihan ng Diyos araw-araw. Pangatlo, nabubuhay para sa papuri sa Diyos araw-araw. Pangapat, laging nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos araw-araw. At panghuli, laging tinatama ang kanyang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Pag yun ang ginawa natin, mga kapatid, hindi lang tayo natututo, kundi lumalago pa tayo bilang Kristiyano. Mababawasan yung ating kasalanan, mababawasan yung ating mga pagkakamali. So, naipamumuhay natin na walang kapintasan sa Diyos. Nalulugod siya. Hindi natin nasasaktan ang banal na Espiritu. So, hanggang doon lang muna tayo, saka na lang natin sa sunod natin meeting, yung pamamaraan paano maging above reproach.
Kasi yung pangalawa, ano ibig sabihin ng above reproach, eh, yun na yung mga bagay na dapat tandaan. Pero mayroon pa rin talagang mga paraan kung paano natin magagawa ito na huwag natin kalimutan. So, next time na lang. Kasi late na tayo nagsimula. Any question? Di ba apply sa lahat? Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. Hindi lamang sa mga preacher, pastor, o deacons ang lahat ng talatang yon, kundi para sa lahat, pati kabataan. Napapansin nyo ba na tinuturoan tayo ng Panginoon itong mga araw? Di ba? Sa lahat ng messages na papakinggan natin sa Sunday school, sa mga preacher natin, talagang hinuhubog tayo. Kasi alam natin na ito na yung time talaga na ang kasalanan ay lalong sumasama, pero ang mga matuwid lalong nagpapaka-matuwid dahil sa salita ng Panginoon.